So pagkumparahin natin yung dalawa, kasi mayroon akong video na nakakabit yung silver canister dati, tapos yung ngayong canister, yung first gen. So tingnan natin kung may difference nga ba pagdating sa sound, sa tunog. What's up mga chong? So yan, we are back. Tagal tayong ginakapagawa ng video, ako pala. Kasi ang daming paperworks, school works pala na kailangan gawin. So short vlog lang to, short update sa mga nilagay ko. Minimal lang naman, saka madali lang ilagay, kagaya nito. Itong RCB na hand grip. Ayan, pinalitan ko na siya kasi wala lang, trip ko lang. Tapos sa halip na i-dispose ko yung yung old hand grip niya, ang ginawa ko, dito ko na lang nilagay. Ayan, sa tapakan, kasi may na siya, napupudpud siya. Kaya dito ko na lang nilagay yung rubber, pati dun sa kabila. Ayan. Tapos yung sa canister, eto, pinalitan ko na din siya kasi hiram lang naman natin yung yung silver canister sa president namin. So shoutout kay President Gerson, ayan, sa pagpapahiram ng kanyang silver canister na yon. So bali ito, pang gen 1 rider carb. So ayan, kahapon siya dumating. Bali yung pagkakabit di ko na binidyohan kasi same process lang naman yon sa pagkakabit ko nun. So ito na yung pang gen 1. Ayan, sound check natin. Gen 1 canister, tapos yung big elbow natin na Cypher Daeng. Iba yung tunog niya kumpara dun sa silver canister na isa. Kasi dito, tinignan ko yung loob niya, meron siyang hati dito. Kumbaga, may parang divider. Tapos yung divider na yun, dalawang butas. So, bali, dalawa. Nakaganyan yan eh. Bali, apat ang butas. Yung dun sa silver canister dati, isa lang yon, nandito lang sa pinakandulo. Bago isa lang din ang butas. Kaya siguro, ayun, may pagkakaiba sa tunog nila. Yung tunog kasi nito parang para kang naka chicken pipe na muffler. Yung akala kong buo na yung tunog doon sa silver canister dati. Eh nung nasalpa ko to, mas grabe ang tunog. Mas buo, tapos malutong. Ayan, malutong kung tawagin ang tunog niya. So pagkumparahin natin yung dalawa, kasi mayroon akong video na nakakabit yung silver canister dati, tapos yung ngayong canister, yung first gen. So tingnan natin kung may difference nga ba pagdating sa sound, sa tunog. So ayan. Nababasa ko sa comment na nagtatanong bakit ko daw binalik yung airbox ko dito. Kasi diba open to dati, open yung airbox ko. So binalik ko siya dahil unang-una nag pipe na ako. Yung stock pipe ng first gen, canister pala, tapos big elbow. Pagka naka-open pa ako, masyado nang malakas yung tunog.
ay hindi ko trip yung ganun sobrang lakas. Kaya binali ko rin to. Isa pa, kapag ka siguro magre-registro, baka ilagay ko din. So, hassle lang din kapag katatanggalin ko bago ibabalik ko ulit. Kaya mas ano ko na, mas pinili ko nang nakalagay to. Sa performance naman, ayun nga, medyo hindi ako naging ano, hindi ko nagustuhan yung performance niya kasi parang nabibitin siya sa dulo. Yung kumbaga gusto pa nang dumulo pero nahihirapan. Ayun, yun lang naman yung experience ko doon. Kasi grabe yung ano eh, grabe yung dulo talaga nito doon sa ano, sa silver canister. Kumpara dito, kasi ito eh ano eh, hindi pa natin nare-review itong first gen na canister. Malalaman natin yan kapag may naka-gauge na tayo. Kapag may ride na ulit, ganyan. O may bakbakang magaganap. Mag-gauge tayo doon sa mga mamo ng All-Star. Ayan. Shoutout sa inyo. Hindi ko na papangalanan kasi kilala. O alam niyo na kung sino kayo. Kasi ang hirap mag-ano eh. Mag-base lang dito sa panel gauge. Kasi ano, i-rin accurate yan. Mas maganda kung nasusubukan talaga sa gauge talaga na may ka ano ka, may kahabulan. So yun lang, at quick update lang naman to sa mga nilagay ko. So ayan, first gen na canister, tapos dito lang sa hand grip ng RCB. Tapos dito, yun nga, baka halimbawa gusto nyo ring lagyan ng ganto para syempre nauupod kasi yung tapakan eh, yung put pegs natin eh, yung mga ano, rear set. So para hindi agad maupod, ayan, lagyan nyo na lang yung ano, yung dati yung hand grip kung magpapalit kayo nun. So yun lang naman yung update, at kita ka sa lang ulit tayo sa susunod na vlog.